Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bokasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay ating kasama si Sister Claire Marie C. mula sa Carmelitas Misioneras Teresianas. Magandang gabi po, Sister Claire. Magandang gabi, Father Randy, Brother Earl, and Brother Carlo. Ako po ang inyong magiging kalakbay sa pagtugon sa gabing ito. Upang simulan po ang ating online usapang bukasyon, pangungunahan ni Earl ang ating opening prayer at ni Carlo ang pagbasa mula sa Ebanghelyo. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagpapala sa amin. Sa gitna ng pandemya na aming kinakaharap, nauunawaan po naming hindi kami nag-iisa. Kasakasama namin kayo at kailanman ay di niyo po kami pinababayaan. Sa gabi pong ito, naririto na naman kami upang muling magkwentuhan at magbahaginan patungkol sa iyong pagkilos at pagtawag sa amin. Hinihiling po namin na basbasan niyo po kami sa gabing ito at paghindapating ang aming mga pagpupunyagi ay patuloy na magdulot ng kalwalhatian sa iyong ngalan. Kami iyong mga lingkod na nagtatanim at naglilig, at kinikilala naming tanging kayo ang magbibigay ng kaganapan sa lahat ng aming mga pagkilos at pakikipagtulungan sa inyong kalooban. Purihin nawa kayo sa gabing ito at maranasan nawa namin at ng lahat ng sa amin ngayon sumusubaybay ang iyong pangungusap sa amin. Ikaw na nagmamahal sa amin magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, buksan po natin ang ating puso at isipan sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung papaanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, kayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Ang paraan ng Diyos ay hindi paraan ng tao. Kaya sa tuwing siya ay kumikilos sa buhay ng tao, ipinadarama niya kung gaano niya binibigyan ng pagpapahalaga
pagmamahal at pagkalinga ang isang tao na kanyang tinatawag sa isang partikular na paraan ng buhay. Kaya nga ang kwento ng bokasyon ay laging nakatuon sa kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Sapagkat kung tatanungin natin ang taong tinawag, marahil masasabi din niya, bagamat kulang at limitado ang aking kakayahan sa paraan ng pag-unawa sa pagkilos ng Diyos, doon ko naman higit na nagagawang ipagkatiwala ang aking sarili sa Kanya na sa akin ay tumawag. Upang patuloy tayong lumawak sa kwento ng ating mga bokasyon, sasamahan tayo ng ating panauhing madre sa gabing ito upang higit pa natin na makita kung paano ba nga kumilos ang Diyos sa buhay ng isang taong kanyang tinatawag. Sister Claire, binibigay po namin ang pagkakataon sa inyo para sa kwento ng inyong bokasyon. Maraming salamat, Father Randy, sa pag-anyaya sa akin para maging bahagi ng inyong programa sa gabing ito. At magandang gabi sa lahat ng nakikinig dito po sa Usapang Bokasyon. So, hayaan niyo po na sa gabing ito ay maibahagi ko sa inyo ang naging kwento ng aking bokasyon, ng aking pagtugon sa tawag ng Diyos. Una po ay ako'y panganay sa apat na magkakapatid. Isang simpleng pamilya lamang po kami at sa aking pamilya ay pinapaalala po palagi ng aking magulang ang pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya siguro po ay naging likas na sa aking puso ang magkaroon sa simula pa lang ng yung pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At naisip po nung ako'y nag-aaral pa mula kinder hanggang college na ang paraan ng pagiging madre ay isang paraan para ako ay masigit na makapagmahal sa Diyos at sa kapwa. Although nakita ko along the discernment sa aking pag-iisip, pag-inilay, pagtatanong sa Diyos kung ano talaga ang aking bokasyon. At dito ay nakikita ko along the way na nililid ako ng Diyos sa bokasyon na ito. So, una, hindi naging madali ang pagtugon para sa akin dahil gaya po ng sinabi ko, ako po ay panganay sa apat na magkakapatid, dalawa po kaming babae at dalawang lalaki. At alam natin na sa kultura ng pamilyang Pilipino, kapag ikaw ay panganay at lalo't higit simple lang ang inyong pamumuhay, kailangan na ang panganay ang tutulong sa pamilya. Maaring ang panganay ay hindi makapag-asawa agad at kung ito ay tinatawag sa pagmamadre o pagpapari, ay hindi rin agad makatugon dahil sa mga ilang obligasyon na kailangan niyang tapusin para sa pamilya. At nakikita ko rin na marami ang tinawag na hindi agad nakatugon dahil nga yung kultura natin ay dala-dala natin. Subalit sa aking karanasan, natutunan ko na isuko lahat sa Diyos. Hayaan siya ang kumilos na siya yung tumawag sa akin. Siya din yung magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Nagawa ko ang lahat ng ito dahil sa pananampalataya at dahil din sa mga kaibigan, samahan na nakatulong sa akin noong ako'y nag-aaral pa ng college. Actually po, pagkatapos ko ng college, pumasok agad ako sa congregation. Although bago ako pumasok sa congregation, part na po dito ng ginagawa kong activities ay ang mag-search in, maging involved sa congregation na pinasukan ko. At yun po siyempre ang pinakang importante. Tuwing Wednesday po sa amin pong katedral, ako po ay na-attend ng novena sa Our Lady of Perpetual Help. So yun yung mga nakita kong factor na nakatulong sa akin nung binigyan yung aking bokasyon, yung istorya ng aking bokasyon. At along the way din po ay hindi naging madali yung pagpasok ko ng aspirancy
pagtugon ko din hanggang sa sunod-sunod na yung formation, aspirancy, postulancy, novitiate, hanggang maging junior sister ako at makapag-profess. Sa bawat taon at stages na aking pinagdadaanan, iba't ibang pagsubok din ang aking pinagdadaanan. And siguro parang kung aspirant, medyo beginners ako. So, pang-beginners din yung mga challenges at pagsubok. So, habang level up yung stages, nagle-level up din ang mga challenges at pagsubok. Pero yun nga po yung lagi kong pinanghahawakan, yung pananampalataya na kung nais ng Diyos na ako ay manatili sa ganitong bukasyon, ibibigay niya sa akin yung grasya. Kaya patuloy akong nagpapasalamat sa Kanya dahil 13 years na po ako na CMP Sisters at ito po ay isang grasya na hanggang ngayon ay ako po ay nananatili sa ganitong bokasyon. At nung nga po ako pumasok ay wala pa pong nakakatapos na college sa aking mga kapatid. Pero ngayon, habang binabalikan ko, nakatapos na po yung kapatid ko na dalawa, isa na lang yung kailangan na matapos, although may pamilya na siya pero nag-aaral pa rin. Kasi yung nga, yung hinihingi ko sa Diyos, lahat kami sana makatapos ng college. So, nandun yung mga time na parang susuko ako pero yung Diyos yung nagbigay ng grasya para manatili ako sa Kanyang tawag at gamitin niya ako sa paraan na nais niya. Kaya nagpapasalamat po talaga ako. Yung malaking factor kasi yung mga organization na nasa palibot ko, yung mga kaibigan ko, at lalo't higit yung presence ng community na kapag may challenges and trials along the vocation journey, na andyan po sila to support me in prayer at to encourage me din na magpatuloy na magtiwala sa Panginoong Jesus na tumawag sa akin, that we look at Him as our best husband who knows how to provide our needs, no, my needs for my family. He is the only one who could really provide what they really need. Madalas kasi po sa aking struggle, yung family. Kapag ka nahihirapan ang family ko, parang nandyan talagang nagkakaroon ng earthquake sa aking journey. Parang sometimes gusto ko na lang umuwi, mas malapit sa kanila. At yun nga, yung experience ko na pinakang strong, yung nasa malayo kang lugar, wala kang magagawa. Katulad nung way back 2017, nung bumalik ako sa Pilipinas, bumalik ako dahil may sakit po yung father ko. At salamat sa kongregasyon, salamat sa Diyos, sinayaan po nila akong makabalik. At sa awa ng Diyos at panalangin ng maraming tao, kasama pa rin ang aking pamilya, ang aming father. So pinapasalamatan ko yung mga sandaling yon kasi wala ako sa Pilipinas, and yet yung mga sisters ng community sa Lucena ang bumibisita sa aking parents, no, sa father ko na nasa ospital. So dito ko naramdaman na yung congregation is like a family, na hindi ako bumuo ng sarili kong pamilya, pero ito yung pamilya na aking binubuo sa ngayon. So normal din ako na tao nung kung babalikan ko yung aking paghahanap sa tawag ng Diyos, na inisip ko, ano kaya aking magiging buhay? Ako ba ay tatandang dalaga forever? Ako kaya ay mag-aasawa? Or ito talaga kayang buhay na ito ng pagmamadre ang aking tutugunan? Yun po yung mga pinag-iisipan ko nung hindi pa ako pumapasok. At along the way, nakita ko na ito na nga yung bukasyon kung saan ako ay denied, no? At tinulungan ng Diyos na makatubon. Kung sa sarili ko lang, sasabihin ko po na hindi ko kaya na makatubon. Pero sa grasya at awa ng Diyos at sa encouragement ng maraming tao na nananampalataya sa Diyos na tumatawag, ay naririto po ako at tumutubon. Nung part po ng aking buhay, during my youthfulness, ay ang Pokolare Movement. Malaki po ang bagay na naitulong nila. Nag-experience po ako sa Tagaytay na makipamuhay sa iba't ibang mga kabataan na naghahanap din ng tawag ng Diyos at nais mabuhay sa pakikiisa sa kapwa, no, yung how to be in unity with the others. So pagdating ko sa convent, dahil meron akong
background how to live in the community, hindi naman ako nahirapan na makisama. Kasi part din ng pagiging misyonera ay ang makisama sa lahat ng klase ng tao. So, ito na nga, at naka 13 years na po ako sa buhay CMT, at iba't ibang community na rin ang napuntahan ko. Hanggang makarating ako sa Bukid noon, at doon ay manatili ng 3 school years, mag-mission sa school, at mag-campaign din ng bukasyon para makaakit at makapagdala ng mga ilang taga Mindanao dito sa atin sa Luzon. So, nakita ko na yung mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos, hindi ko magagawa din kung wala yung lakas na ibinibigay niya sa akin. Dahil sa totoong buhay po, ako po ay isang mahiyain. Akala ko dati pag nagmadre ako, ay mananatili lang ako sa chapel at magdadasal at magdadasal. Pero in reality, hindi ganun yung aming buhay. In reality, everyday, umiikot po ito sa tatlong pillar, no? Yung pillar ng pananalangin, buhay, komunidad, at apostolado, na dito kailangang ibalanse namin yung aming buhay. So, every day I try to struggle, to strive how to balance my life, at yun din po yung grasya na hinihingi ko sa Diyos, na sana po araw-araw ay manatili ako sa kanyang grasya, maisabuhay ko yung talagang buhay ng pagiging isang madre, mamuhay ng tapat sa tawag ng Diyos na magdasal, magmahal sa community, gawin yung bagay na ipinagkakatiwala ng community, ng congregation. Kasi madalas, hindi naman po kami yung nasusunod kung ano po yung gagawin namin. Kami po ay may vow of obedience. Kailangan naming sundin yung nakakataas sa amin, yung aming mga animator, yung tawag namin ngayon, na dati tawag namin superior, ngayon ang tawag namin sa kanila animator. So meron kaming local, meron kaming provincial animator, meron kaming general animator. So yung disponibility, kailangan laging available kung ano yung will ng Diyos na ipinapakita sa mga local animator namin. So, ako po araw-araw, yun lang naman yung dinadasal ko sa Diyos, yung maging masaya. Kasi mahirap namang sumunod sa isang buhay na hindi ka masaya. Tulad din po nung ibang bukasyon na napipilitan tumandang dalaga o napipilitan doon sa napangasawa nila. So, dapat dito sa bukasyon na ito ay walang napipilitan, walang pumilit sa akin. So, masasabi ko po na sa pagtugon ko sa buhay bilang isang CMP, kung saan ako inilagay ng Panginoon, ay hindi po ako napipilitan. Ako po ay buong puso na tumutugon at masaya na naririto at nakikipamuhay sa aking mga kapwa sisters. At mula rin po noon, ang aking isa sa mga responsibility na ibinigay sa akin ay to promote the vocation of our congregation. Kaya hindi lang din ako kumikilos para sa bukasyon ng aming congregation, ako din po ay nananalangin na kami po sana ay magkaroon ng really yung good quality vocation para sa congregation namin. At yun din yung dinadasal ko, na sana patuloy akong gawin ng Diyos na isang qualified missionary para sa kanyang kaharian. Diba sabi minsan yung mga saying na yung sa Bible, many are called but few are chosen. Totoo yun. Marami ang tinawag pero iilan lang yung mga napili. But at the same time, sa nakikinig ko sa ibang vocation promoters, sinasabi nila, many are called but mostly those who are called are chosen. Parang yung matigas, yung puso, na hindi makatugon, siguro kailangan madepros pa ng konti. Pero sabi ko nga sa Panginoon, sana yung aking puso ay laging para sa misyon. And then I know that I am not really qualified, no, but I know that the mercy of God makes me qualified for the mission. Pero yung congregation mabait, kasi kahit hindi ka qualified, the congregation will prepare. Kaya nandiyan yung formation, nag-aaral kami
right after nga po ng juniorate o pinag-aral kami ng congregation, kasama yung batch ko kasi apat kami sa batch. So nag-aral kami about spirituality, how to help people, how to direct those who are also journeying in our faith. At nung bumalik ako dito sa atin sa Pilipinas, isa sa mga mission na naka-attend din sa akin ay yung tungkol sa preschool. Siyempre, ano naman kinalaman ko sa preschool, ay ako ay secondary teacher in values education. Mas gugustuhin ko na sa classroom, kaharap ang mga kabataan kasi may isip na sila. But to be in preschool, how to manage, how to run a preschool, parang medyo mahirap. Pero para maging tayong competent yung congregation, they will send you to learn. No? So, ako po ngayon ay nag-aaral pa rin para matuto about educational management at para din mas makapaglingkod ng mas maayos sa Diyos. Kasi importante lagi yung alam natin, yung gagawin natin. So, dito dapat lagi tayong aware tungkol sa bokasyon ng isang tao. Patulad po, ang alam ko na ang bukasyon ko ay bilang sister, no? So I must live as a sister, not like kapag ka nasa nagbabakasyon, parang may transformation, nakakalimutan na I am a sister, no? Dapat even I am here in the community or outside of the community with my family or nasa vocation campaign man ako, I should carry with me the pillar of our life. Yun nga po, yung prayer, and then yung connectedness to the community. And wherever I go, I tried as much as possible to be at the service of others. Kasi yun naman talaga yung dahilan kung bakit tayo naririto, na tumutugon sa ganitong tawag ng Diyos, yung maglingkod para sa iba. We need to care, no? Ang ganda-ganda ng ating opening gospel na napakinggan, na binasa, that a good shepherd will really care, no, for the flock. So, nandito ako to care for the flock together with others in the mission for the sake of the kingdom of God, na sana nga maghari ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Panginoong Jesus ay maghahari lamang kung ang bawat isa sa atin ay isa sa buhay ng ganap ang ating pananampalataya. Yun lang po, at ito po ang kwento ng aking bukasyon. At sana po ay nakatulong sa inyo para maglakas loob ang maraming mga kabataan na huwag matakot, na iwanan ang lahat, iwanan ang boyfriend, iwanan ang career, iwanan ang pamilya para sa tawag ng Diyos. Maraming salamat po, Sister Claire, sa unang bahagi ng ating kwentuhang bukasyon, no? Kanina habang nag-share si Sister Claire, Earl, and Carlo, mga kapatid na nanonood sa amin ngayon, no? Isang bagay yung sumagi sa isip ko, yung hinubog sa pag-ibig upang umibig. No? Kasi bata pa lang siya, sabi nga niya, no, tinuruan na silang magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. No? Marahil nung bata si Sister Claire ay talagang medyo hindi pa ito madaling unawain, pero sa unti-unting paraan, sa unti-unting proseso, ay nagiging mas malinaw ito, no? Kaya yung pag-ibig na yon, no, na naramdaman niya, syempre mula sa kanyang pamilya, na paraan din naman ng pag-ibig ng Diyos sa kanya, no, ang nag-anyaya sa kanya para magmahal din, no, sa mga taong nasa paligid niya. At gawing konkreto, ang pag-ibig na ito lalatigit sa larangan ng paglilingkod. At ang paglilingkod na ito, hindi lamang basta paglilingkod sa simbahan, paghanib sa isang organisasyon, o pakikipag-usap sa mga tao at kakilala upang sila'y gabayan at alalayan, kundi ito ay higit na pinatunayan sa diwa ng pagtugon upang maging isang madre, no? At pumasok nga sa isang kongregasyon. Sabi ni Sister kanina noon, umaattend ako ng mga search-in. Noon ay meron akong mga organization na sinasalihan, no? Tapos sa culture nga, nisasabi mo kanina, Sister Claire, no, yung sa culture na mayroon tayo, kapag ikaw ang panganay, ikaw ang katuwang na magtataguyod ng family. Di ba, nandun din yung mentality na ikaw ang kaunahang magtatapos, eh. Ikaw ang kaunahang
maghahanap buhay sa buong pamilya, no? Pero dahil sa paraan ng Diyos ng kanyang pagtawag, no? Natandaan natin, mga kapatid, na kagaya ng sinasabi ko kanina sa pambungad, ang paraan ng Diyos ay hindi ang paraan ng tao. Kahit na marami tayong nakakasanay ang kultura sa kasalukuyan, anytime pwede yang mabago. At kapag ito'y nabago sa paraan ng Panginoon, ito ay para sa higit na mabuti. At hindi ito para sa ikabababa ng ating pagtingin sa larangan ng pagbibigay ng sarili, o kaya naman ay baka aapekto ng matindi sa buhay natin na magdadala sa atin sa isang karanasan ng pagsisisi o panghihina, kundi laging nandoon sa pagpapanibago para higit natin na maramdaman at maunawaan ang pagmamahal ng Diyos. At si Sister Claire din ang nagsasabi din sa atin kung paanong sa kabila ng ganong klase sanang kanyang gaganapin para sa kanyang pamilya, ay kumapit siya, nagtiwala at umasa sa Diyos na hindi magpapabaya sa kanyang pamilya. Mga kapatid, kung minsan nagiging isa sa mga pangunahing Sister Claire na tinatanong sa akin ng mga kabataan na nag-a-apply sa seminaryo, o siguro marahil kahit sa mga kabataang babae na papasok sa buhay paghuhubog para maging isang madre, no? Bakit namin kailangang iwan ang aming pamilya? Bakit namin kailangan na talikuran ng responsibilidad na mayroon kami? Sa totoo lang po, siguro hindi rin naman po ako, kumbaga itong sasabihin ko ay maaring sasang-ayunan din ni Sister Claire. Sa totoo lang po, sa formation, never po namin na ranasan na kami inihiwalay sa pamilya. Dahil bahagi ng aming pagkatao ang pamilya na aming pinanggalingan. Sabi nga, kung merong unang formation house, yun ay ang ating mga tahanan kasamang ating pamilya. Kaya nga, kanina, no, nakikinig ako kay Sister Claire, no? Hinubog ng pamilya para magmahal sa Diyos at sa kapwa. Ngayon, nagmamahal na sa Diyos at sa kapwa, no? Kaya, ang pamilya ay mayroong malaking bahagi para maunawaan natin ang tawag ng Diyos. At kung papansin din natin, mga kapatid na nakikinig sa amin ngayon, kung tayo ay nakinig maigi sa kwento ni Sister Claire, may mga pagkakataon, sabi nga niya, struggle niya kapag mayroong nangyayari sa family. No? Kahit nung nagkasakit ang tatay niya, pero kung paano marunong tayong tumingin at kumilatis, na sa kahulihan, kapag may pinanghahawakan tayo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin, gumagawa din siya ng paraan para magawa natin na maiparamdam sa pamilya natin kung paano siya ang Diyos na tunay na kumikilos sa ganitong klaseng paraan ng buhay. Mga kapatid, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Masala po ang feeling ng nagmamahal at saka minamahal. I think there is nothing more beautiful to experience in life than to love and be loved. Pag-ibig, yung binibigay mo yung sarili mo, attention mo, at confident ka na nilalove mo rin, ay linalove ka niya. Sa isang lalaki, nakasamahan ko sa PCY. Mabait, gwapo, mukha ideal siya. Tapos, naindaba ko sa kanya, sinagot ko siya. Tapos, naging kami for almost 5 years. I have that faith na I was loved.
Siguro po, kasi na, tinitreasure ko yung love na yun. Na, andyan lang siya, andyan lang sila. I felt, masaya ako dun sa boyfriend ko eh. Pero parang, may mystery, hindi ko maintindihan. Parang, I am searching for something more. Mas may higit pa akong hinahanap na parang greater joy. Hindi ko maintindihan kung saan ba yun. Ay, huwag ka na doon. Sayang. Sayang ka, iha. Anong gagawin mo doon? Magdasal lang. Meron pang mga ganyang comment. Kung hindi ba naman ako magbago noon, mas nagiging mo, I know. Ewan ko ha kung this is superficiality or vanity to tell this. Pero kapag pala talaga mahal na mahal tayo ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi magmahal din. Kahit mahirap, magmahal. Kasi pag nagmamahal tayo, namamatay tayo sa sarili. At ngayon, nandyan ka na. Nung pumasok ako sa monasteryo ay yung human love ko, yung personal yung special experience na minahal at nagmahal dun na sa particular person, yung guy na naging boyfriend ko, pati din yung sakit, yung pain na iwanan ko sila nanay, si tatay, yung pamilya ko, kasi ako ang panganay eh. Sinakripisyo ko po. Siguro lang I have to be with my parents in their crying moments. Pero katulad ng sabi ko, sila mismo minsan nagsabi sa akin, binigay ka na namin sa Diyos. Sabi niya sa akin, mahirap ka rin ba ng Diyos? Mas gusto ko mapunta ka sa Kanya kaysa sa iba. Masaya na ako para sa iyo, pero masakit. Pero ni-let go niya ako. Tinatagal ko dito sa monasteryo. Dahil kung hindi, baliwala tong rehas na to. Baliwala tong habit na to. Kasi habang tumatagal ako sa monasteryo, isa lang ang nare-realize ko eh. Maging pag-ibig sa lahat. Kasi ganun yung sinusundan ko. Yung Diyos na sinusundan ko ay walang iba kundi pag-ibig. Kaya ko hindi ako nagmamahal. Sayang naman yung nagmamahal sa akin. Yung siya na nagmamahal sa akin. Useless lahat talaga itong iniwan ko. Kung hindi rin ako lumalalim sa pag-ibig. Yeah. Ako po Sister Mary Jan from Queen of Angels Monastery. Ako po si Sir Cherry Marie of the Sacred Heart Vasquez. Mula noon, hanggang ngayon. Mula noon, hanggang ngayon. Ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di ba? Sorry.
Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bokasyon. Kasama natin si Sister Claire. Dadako po tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapang bokasyon kung saan ang aking mga kasama na sina Carlo at Earl ay magtatanong sa ating panauhing madre. Mauna si Carlo. Magandang gabi po, Sister. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapagbahagi kayo po sa amin ng inyong kwento, ng bokasyon at ng pagtawag at ng inyong pagtugon sa tawag ng Diyos. Sister, kanina po nabanggit ninyo na nung umpisa meron kayong pagtatanong, saan kaya ako ilalagay ng Diyos? Ano kaya ang aking bokasyon? Sa single blessedness ba? Sa married life ba? O sa religious life ba? Sister, ito po ay tanong rin ng maraming tao na nakakarinig ng pagtawag ng Diyos. Sa inyo pong karanasan, Sister, papaano po ninyo naramdaman yung pagsagot ng Diyos sa inyo pong pagtatanong na ano kaya ang aking bokasyon? Magandang gabi, Brother Cardo. Naku, very challenging ang iyong tanong. Kasi binabalikan ko din eh, paano ko nga ba nagawa yun? Kasi nag-isip ako, alin nga ba? Ano nga ba? So, malaking factor kung babalikan ko yung pagdadasal. Yung pagdadasal sa Diyos na itanong sa Kanya kung ano yung plano niya para sa akin. At malaki ding bagay ang nagawa ng vocation promoter, no? Yung nag-a-assist sa community. Kasi sa bawat community, merong in-charge na sister to welcome the lady who are searching, no? So at that time, naakampani ako na mabuti nung community na nag-welcome sa akin sa Lucena, no? Kasi we are based in Lucena, doon ko nakilala yung congregation. At nakipamuhay ako sa kanila 1 month, hanggang yung 1 month tumagal, 2 months, hanggang hindi ko namamalayan, nag-e-extend at nag-e-extend ako. Kasi I am enjoying what I am doing and how we are living. So importante yun na sinubukan. Sinubukan ko po, kaya naramdaman ko na ito ay para sa akin. Then while I was there, yung palang paghanap din ng bokasyon is like you are trying to pick a cloud, no? Yung address na halimbawa nag-shopping ka, gusto mong bumili ng damit. Ipinipit mo kung ito bang dress na ito ay bagay sa'yo. Is this clothes fitted to me? So parang ganun yung nagkong experience na nagpipit ako ng damit kung saan ko mas nararamdaman. Although meron naman akong auntie before na matagal siyang dalaga, tumandang dalaga, pero at the end ng kanyang mga siguro at the age of 40s, kala ko forever siyang dalaga, pero at the end nag-asawa siya. Nakita ko, ganito pala yung buhay ng single. You can do whatever you like, you can go wherever you want to go. At nakita ko din yung buhay ng may asawa ng aking pamilya, ng aking parents, at yung iba pang taong may asawa. Yung tinitingnan mo, tinitimbang-timbang, at sa pagtitimbang-timbang ko sa puso ko, ay mas nanginibabaw at mas matimbang ang buhay ng pagmamadre. Kasi na-inspire ako doon sa community na nakilala ko dahil may mix siya ng Spanish. Saan ka naman nakakita na yung foreigner pa ang talagang magse-serve doon sa mga kapwa natin nangangailangan. So yun yung naging way para mas maramdaman ko, this is for me, this kind of vocation. And I am happy in our time of prayer, in our way of living as a community, and in the mission with the children. At doon ko naramdaman na ako ay fitted dito sa ganitong bukasyon. Kasi during the time na nagsearch na ako, yung kasabayan ko nagkakasakit. Ako, pinagdadasal ko sa Diyos, Lord, sana magkasakit din ako. Kasi yan yung sign na hindi ako para dito sa bukasyon na ito. But throughout my search in, yung aking exposure, hindi naman ako nagkasakit. Hindi ako dinala sa ospital. So it means, para dito ako sa bukasyon na ito. Maraming salamat po, Sister, sa inyong napakagandang kasagutan. Mga kapatid, nakita natin sa pagbabahagi ni Sister ang dalawa sa napakaraming mahalagang elemento ng pagtugon at pag-discern sa ating bokasyon. Una, yung pananalangin, no, kung saan lumalalim yung ating pag-unawa sa
pagtawag ng Diyos, no? Doon sa pananalangin, nabubuksan tayo sa misteryo ng pagtawag ng Diyos, na may mga tanong tayo na hindi natin maunawaan, may mga bagay tayo na hinahanapan natin ng kasagutan, pero unti-unti, no, sa pananalangin, pagdarasal, nakikilala natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. At pangalawa, yung vocation accompaniment, no? Na, napakahalagang bahagi ng discernment process nating lahat, yung pakikipabuhay, yung pagkakaroon ng mga taong gumagabay sa atin. Sapagkat ang Diyos ay nangungusap rin, hindi lamang sa pananalangin, kundi sa mga taong gumagabay, no, nakikilakbay sa atin sa pamamagitan ng mga vocation promoter, ng mga seminary formators, ng mga taong magdadala sa atin na higit nating maunawaan kung ano yung bukasyon ng ating buhay. At ito yung sinasabi kanina, mga kapatid ni Father Randy, yung pagsaksi sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Dahil kapag nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, nasasaksihan natin yung kanyang mga ginagawa, doon natin unti-unting nauunawaan na sa pamamagitan pala ng mga ito, nakikilala ko yung bukasyon, yung aking misyon sa buhay. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. Salamat, Carlo and Sister Claire. Ngayon naman ay magtatanong si Earl. Muli po ay magandang gabi po, Sister Claire. Magandang gabi din po. Base po, no, sa inyong pagbabahagi kanina ay, no, nakita niyo yung isang problema, no, yung sa kultura natin na kalimitan ang panganay ay kailangan na siyang magtaguyod o tumulong na magtaguyod, no, sa kanilang pamilya, no, pagtulong sa kanilang mga magulang. Ang tanong ko po ay, paano niyo po nag-give up na yung ganitong klase ng kultura para tumugon sa panawagan ng Diyos? Maraming salamat po. Ano ko nag-give up, no? So, I think meron din siyang biblical base. Diba, in the gospel, sinasabi ni Jesus, if you leave everything behind, no, your family, your town, you will be blessed 100-fold. So, ang pinanghawakan ko lang sa pag-surrender ko sa mga bagay na kailangan kong i-surrender sa Diyos, lalo higit yung situation and condition ng family, and then the fact yung ating culture ay yung pananampalataya na ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang at pababayaan ng aking pamilya. So I go against the current at pinanghawakan ko yung ating pananampalataya. At I can really prove it. Alam niyo po ba, dumating yung journey na medyo talagang mahirap, kasi nung pumasok naman ako ay hindi pa po talaga bayad yung bahay namin. Nung natinitirhan at wala pang nakakatapos sa mga kapatid. So, before ako mag perpetual vows, bayad na yung bahay, tapos yung kapatid kong dalawa, nakatapos na, nagtratrabaho na, tapos yung isa ko na lang kapatid, kahit may asawa na siya, bumalik siya sa pag-aaral. So it means talagang kapag ka babalikan ko yung journey ko, ay nakita ko doon kung papaano ang Diyos ay hindi nagkulang sa aking pamilya. So it's a matter of faith, of trust, and surrender. That we know that this God who called me will never abandon and neglect my family, because He is the one who called. Hindi naman ako yung nagpupumilit sa Diyos na ilagay ako dito sa ganitong buhay. Kasi ang alam ko, binago niya ang lahat ng aking pangarap nang ako ay tumugon sa ganitong buhay. So hinayaan ko lang na ang Diyos ay maging Diyos. Naniwala ako at nanalig na kailanman hindi niya pababayaan ang members ng aking family. And kita ko yun hanggang ngayon, kung paano niya inayos ang buhay ng aking mga kapatid at ang kalusugan ng aking magulang. So it's a matter of faith, a matter of trust. Hindi po siya magpapabaya. Maraming salamat po, Sister Claire. No, naalala ko po nung mga nakaraang gabi ay nanood kami ng mga personnel po namin dito sa seminaryo ng kwento ni Sister Faustina. No? At si Sister Faustina ay
hinahadlangan ng mga magulang niya, no? Tumulong ka na lang, no? Marami pang kailangan gawin dito. Ito, may nanliligo sa'yo, sagutin mo na. Pero yung marugdog na panawagan ng Diyos, no? Sa kanya, ni Jesus mismo, na no, magdidelay ka pa ba, no? Sa pagtugon, no? Sa pagtawag ko sa iyo, ay marahil ay ganun din. Minsan ay marami tayong katanungan, no, sa buhay, pagtatanong, pag yung mga moments of doubt, no, sa buhay natin. Pero yung pagtitiwala natin sa Diyos, no, ang pagtugon natin sa bukasyon ay nangangailangan ng pananampalataya. Dahil minsan sa sitwasyon, no, ng ating discernment sa pagkilatis, no, kung tayo ba itinatawag niya ang Diyos, ibibigay naman lahat ng rekado, no, sa atin. Kaya. Pero ang cooperation natin, no, yung pagtugon natin sa Diyos ay magagaling pa rin sa atin, no, ng may buong kalayaan. Katulad ganun sa nabi kanina ni Sister Grace sa kanyang kwento ay may desisyon ako ng buong laya, no? Walang pumilit sa akin. Uh-huh. Ang pangangailangan na tayo ay magbigay ng ating oo ng buong laya, ng may pagtitiwala sa Diyos na magiging tapat ang isang elemento na napakahalaga rin, no, sa ating pagtugon, no, sa panawagan ng Diyos. Muli po ay maraming salamat po, Sister Claire, sa inyong pagbabahagi sa... Salamat din po sa inyong pag-invite sa akin para maging part ng program niyo sa gabi ito. Salamat, Earl and Sister Claire, no? Nagiging napakaganda ng daloy ng ating usapan, no? At habang ako ay nakikinig sa mga pagtatanungan ng aking mga kasamahan kay Sister Claire na ating panauhin ngayong gabi, dalawang bagay ang nais kong bigyan ng pansin upang maging baon natin gabay, lalo na sa mga kabataan na nagninilay at kinikilatis ang pagtawag ng Diyos sa kanila. Una, ang katotohanan na bahagi ng ating kwento ng bukasyon ang pagtatanong. Hindi pwede hindi tayo magtatanong. Kasi kapag tayo nagtatanong, may misteryong nangyayari. Ibig sabihin, may gusto tayong unawain. Meron tayong gustong maunawaan at makamtang kasagutan, no? At paano naman tumutugon ng Diyos sa mga tanong natin? Tumutugon po ang Diyos sa ilang mga bagay. Una, sa panalangin, no? Kaya mahalaga po ang pagdarasal, eh, no? Kasi kagaya ng sinasabi sa atin ni Sister Claire, maraming bagay ang ipinauunawa ng Diyos sa atin sa pagtuwing tayo nananalangin, no? Kapag po tayo nagdadasal, hindi po tayo ang laging magsasalita. Maraming pagkakataon po, ang Diyos ang maraming pagkakataon na mangungusap sa atin. Kaya ho, kapag tayo nagdadasal, lumalalim yung ating pagkakilala sa Diyos. Sapagkat batid natin na may Diyos na handang makinig sa atin at handang magpadama ng kanyang presensya, lalo na sa mga sandali na tayo ay naghahanap ng direksyon sa buhay. Kaya nga po sa seminaryo, sa bahay paghuhubog, sa kumbento ng mga madre, hanggang sa maging ganap na pari o maging ganap na madre, bahagi palagi ng panalangin ay yung pagkilatis sa mga pagkilos ng Diyos. Araw-araw, hahanapin natin ang Diyos sa buhay natin dahil mahalaga siya. Ikalawa, yung sa pamamagitan ng mga taong isinusugo ng Diyos sa atin, tumutugon siya sa atin. Sabi ni Sister kanina, yung vocation promoter, nagpaunawa sa kanya, ginabayan siya, inalalayan siya. Kaya mga kabataang babae na nag-iisip pasukin din ang buhay pagmamadre, makipagkwentuhan kayo sa mga madre. Ang ating ministry, ang vocation ministry ng Diocese of Imus ay nagbubukas ngayon ng online accompaniment program. At karamihan po sa miyembro ng team na ito ay mga madre. Anytime po ay nakahanda sila na kapag meron po akong inilid na isang kabataang babae na nais na magpagabay, makipagkwentuhan, magbahagi ng kanyang karanasan sa presensya din ng pakikipag-usap sa isang madre, ay nandyan po sila.
at dun yung mauunawaan kung paanong ang Diyos nangungusap po sa inyo. O sa bahagi po ng mga seminarista, sa tulong ng kanilang spiritual director, no? Kung paano nila unti-unting nauunawaan kung saan sila inaanyayahan ng Panginoon at kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila. Kung minsan nga, napapaisip din yung, limbawa ako, nung ako'y seminarista, pag ako nag-i-spiritual direction, namamangha ako kasi hindi naman kami nag-usap ng aking SD bago kami mag-SD, pero ang dami niyang sinasabi na nakakamangha. No? Parang ang Panginoon ay tunay ngang kumikilos sa pamamagitan ng mga taong isinusugo niya para makilakbay sa atin. At pangatlo, sa pamamagitan ng ating mga karanasan, pakikipamayan, paglilingkod, pagsaksi, no? Yung hindi ka na lamang basta nanonood o sumasaksi, bagkus gusto mo nang yakapin kung ano yung ginagawa ng mga taong sumusunod sa Diyos. No? Ganun tumugon ng Panginoon. No? At ikalawang katotohanan sa larangan ng pagkilati sa bokasyon ay yaong matuto tayong magtiwala, sumampalataya, at isuko ang ating mga sarili sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi, Sister Claire, Earl, and Carlo, ang paanyaya ng Diyos ay patungo sa kabanalan, patungo sa isang maayos at magandang direksyon ng buhay, patungo sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Kaya pag tayo tinatawag ng Diyos, parang sino tayo para hindi tumugon? Gayong may maganda siyang plano sa atin. Siguro naman, hindi naman tayo sasama kapag ang panawagan sa atin, "Uy, sumama ka sa akin, tumugon ka sa tawag ko at ikapapahamak mo. Uy, kamamatay mo." Pero dahil ang paanyaya ng Diyos ay paanyaya ng pag-ibig, pag-aalay ng sarili, at pagkakaloob ng ating buong-buong pagkatao para sa Diyos na sa atin ay nagmamahal din at kumakalinga, sumusunod tayo. At alam natin, pag para sa Diyos, mabuti to dahil wala namang masamang nanggagaling sa Diyos. Tinatawag niya tayo para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Yung makita natin yung saysay o kahulugan ng ating buhay. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ganun na lamang si Sister Claire nagtiwala sa Diyos. Na kahit na merong kultura tayong nakakagisnan, handa natin yung bitawan at ipagkatiwala sa Diyos na kailanman ay hindi tayo nagawang pabayaan maging ang ating mga mahal sa buhay. Kaya sa mga kabataan na nag-iisip, paano na lang ang pamilya ko kapag ako ay pumasok sa kumbento o sa seminaryo? Baka maganda na pakinggan nyo din paano tutugon ng Diyos sa inyong mga katanungan. At lagi ninyong tatandaan, lagi po nating tatandaan, mga minamahal na kapatid na nakikinig at nakikilakbay sa amin ngayon, ang sagot po ay hindi sagot na madalian. May mga sagot na kailangan nating maranasan, maunawaan, para magawa nating mapahalagahan. Tutugon ng Diyos hindi sa panahon na niloloob natin. Tutugon ng Diyos sa tamang panahon na ipagkakaloob niya sa atin. Kaya po kahit ako, pare, na nagtatanong pa din, pero bukas na maunawaan ang pagtugon ng Diyos sa aking mga katanungan. Kaya patupatuloy ang proseso. Sabi nga, habang may buhay, maraming oportunidad para tayo ay matuto at mahubog. Kaya habang tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, edi hanapin natin ang saysay ng buhay natin. Hindi sa ganang kakayahang mayroon tayo, pero sabi nga ni Sister Claire, sa grasya ng Diyos. Kanina, Sister, sabi mo, mahihiyain ako noon. Ang alam ko kasi, pag magmamadre, sa chapel, magdadasal. Pero,
meron pa palang ibang paanyaya ang Diyos. Sister, mahihain din po ako noon. Naaalala ko po, a-attend na lang po kami sa birthday ng isang kamag-anak o ng isang kaibigan, ka-eskwela. Eh, hindi ko po magawang umaten kung di naman po ako sasamahan ng aking nanay. Kasi po, nahihiya po akong makihalubilo. Nahihiya din po ako na, alam po ninyo yun, yung pag maraming tao. Pero ganun nga siguro, sister, kapag nagawa nating isuko kahit yung mga kahinaan na mayroon tayo. Totoo. Nasa kahulihan, tama ka, sister. Ang grasya na kasi ng Diyos ang pupunan sa mga kakulangan na mayroon tayo. Ang pagiging hindi natin karapat-dapat ay dinudulutan ng Diyos para tayo, ng grasya, para tayo maging karapat-dapat. Hindi pala tayo ang huhusga sa ating pagtugon, kundi ang Panginoon na nagbibigay ng grasya sa atin. Sa sandali na tayo matutong isuko ang lahat sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at sumampalataya na nandyan lang siya, anuman ang harapin natin sa buhay. Maraming salamat, Sister Claire, sa pakikilakbay sa amin. Salamat din po. Sana ay nag-enjoy ka sa ating online usapang bukasyon. Maganda po na sa ganitong mga pagkakataon ay nakakapagbukas tayo ng ganitong klaseng mga usapan upang sa gayon, kahit man lang sa simple at payak nating paraan ay maibahagi natin ang kagandahan, kaligayahan at makulay na buhay nating mga pari, mga madre at mga seminarista na nagsisikap para tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Tapusin po natin ang ating bahaginan ngayong gabi sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa biyaya ng panibagong pagkakataon upang kami ay makapagbahaginan patungkol sa iyong mga pagkilos sa aming buhay, partikular na sa iyong panawagan sa amin. Totoo nga po na ang buhay na aming tinataglay ay isang buhay na mayroong taglay ng mga kahinaan, kapintasan, pagkukulang at kuminsan ay pagkakasala. Pero sapat ang iyong grasya upang sa gayon ay makita namin na ang pagtugon ay hindi namin gaganapin sa sarili naming paraan, kundi mula sa maraming grasya na ipagkakaloob mo sa amin. Sa iyong mga pagkilos sa pamamagitan ng iyong pangungusap sa panalangin at sa iyong mga salita na aming pinagninilayan at sinisikap na isa buhay sa aming buhay. Sa pagsusugo mo ng mga tao na magsisilbing instrumento ng iyong pagkalinga sa amin, lalo tigit pangunahin ang aming mga pamilya. At gayon din sa maraming mga karanasan, kahit ang kasalukuyang pandemya na aming nararanasan, ay naging pagkakataon para makita namin ang halaga ng aming pakikinig sa iyong panawagan. Nihiling namin na nawa ay patuloy mo kaming pagkalooban ng grasya at biyaya na aming kinakailangan upang magawa naming sumunod batay sa itinuro at ibinahagi sa amin ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng ito ay nihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain po kayong lahat, ganyan din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyariang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po muli, Sister Claire, sa inyong pakikilakbay. Makakaasa po kayo sa aming mga panalangin at sa patuloy pa po nating pagsasamahan, lalo tigit sa larangan ng pagtataguyod sa bukasyon. Earl and Carlo, maraming salamat sa inyo. Para po sa mga karagdagang katanungan at mga nais na unawain sa tulong po ng mga pari at madre at mga seminarista, binubukas po namin ang online accompaniment para sa inyo. Maari lamang po kayo mag-iwan ng
mensahe through private message sa messenger account ng Ministry ng Bokasyon ng Diyosesis ng Imus. At sisikapin po namin na tumugon sa ganang kakayahang mayroon kami. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I love bokasyon. Maraming salamat po at good night sa inyong lahat. God bless you po.